Maganda buhay mga kabutingting, meron tayong gagawin dito na isang Vivo Y11. Ang problema nito, ayan, kita nyo naman, basag yung kanyang LCD. Kapag kainon natin siya, wala na, nagbabibrate na lang siya. Papalit tayo ng LCD. Kaya simulan natin mga kabutingting. Shoutout doon sa may-ari. Ayan. Kay Cortaxel. Ayan. Yan po yung taga-video ko. Ayan. Nasira po yung kanyang cellphone kaya ating gagawin. Ayan. Pero may bahayad syempre. Ayan mga kabutingting. Unang yung gagawin, tanggalin nyo yung kanyang SIM tray. SIM holder tawag ng iba. Yan. Ngayon, pagka natanggal niyo na itong back cover, ang tatanggalin natin. Ingat lang kayo dahil may fingerprint siya, di ba? Maaring dito yung kanyang flex ribbon or dito. Kaya ang pagbubukas galing sa ilalim. Kaya, ang gagawin natin, ganito. Itulak nyo dito sa may charging port. Ganyan. Ayan. Pagkatulak nyo, tutulog siya. Diba? Saka nyo siya idadaan dito. Ngayon, ayan o. Manipis lang yan, mga kabutingting. Ganyan. Ayan mga kabuting, tingin nyo ng style dyan. Tulak nyo siya. Tapos, ito, pagka tumunog siya, ganitong kanyan eh. Ayan. Pagka tumunog, kumbaga sa pinto, nag-open siya. Wow! I-didiretso na lang siya rito. Ngayon, itutulak nyo na pa ganyan. Ayan o. Ayan o, narinig nyo tumutunog. Dire-diretso na yan. Pagdating dito, stop kayo. Dito naman ngayon sa kabila. Ayan. Ako, ginagamit ko kasi madalas buko eh. Ayan. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung fingerprint. Ayan o. Pag-open yung ganon, boom, di ba? Andito sa kanan yung ribbon ng fingerprint. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, pagbubukas dito. Ngayon, pagka ganyan, ganitong gagawin nyo, yan. Lagyan nyo siya ng cover para hindi siya sumagad. Baka mapunit yung ating ribbon flex ng ating fingerprint. Tsaka nyo tanggalin yung kanyang tornilyo. Ayan. Pagka, ayan, tanggalin natin. Pagka natanggal nyo na yan, ayan, panoorin nyo ako para makakita nyo mga kaputingting. Ayan. Tabi nyo lang yan. Ngayon, eh mga kabutingting, na-open na natin yung back cover. Una yung gagawin, yung kanyang fingerprint. Tanggalin nyo. Ayan. Ayan, tanggal natin. Ngayon, para matanggal natin yung LCD, dahil magpapalit tayo ng LCD, tatanggalin natin yung mga tornilyo. Kaya, simulan natin mga kabutingting. Ayan. Pagka natanggal natin yung tornilyo, itong battery naman ang isusunod natin. Kaya subaybayan nyo yung aking video, mga kabutingting, kasi karamihan ng mga cellphone, pare-parehas ng kung paano magbukas. Pero hindi lahat ng cellphone iba, ay pare-parehas ha.
May mga unit na iba-iba yung binubuksan, back cover, kung kanyang side cover, marami. Kaya kailangan, kung kayo ay interesadong magbukas, manood din kayo ng aming mga video para makakuha kayo ng diskarte. Ika nga. Yan. Ngayon, natanggalan natin yung mga tornilyo. Ito yung yangat natin. Yan. Okay. Ito yung sa battery. Diba? Ito yung sa LCD. Kaya itong dalawa na to ang iangat natin. Itong isa na to sa volume ng on, volume, up and down at power. Ito naman ay galing dun sa charging port. Kaya itong dalawa na to ang i-on, iangat natin. Battery, unahin nyo. Tsaka itong LCD. Yan. Ngayon, sana iangat nyo na yan. Itong isusunod nyo. Ito. Hilahin nyo siya. Ayan. Tanggal na siya. Diba? Ito yung sinasabi ko. Ito yung sa LCD. Ngayon, pagka angat nyo na yan, dito na tayo sa harap. Front. Teka nga, sa English. Ang gagawin nyo, iinitan nyo yan. Kung wala kayong hot air na ginagamit ng mga technician at malakas ang loob mo, pwede na yung hair blower. Panuurin nyo lang. Parehas lang. Same siya nung hot air na tinatawag namin at saka nung blower. Parehas siya nung inilalabas na init. A few moments later. Iwasan nyo lang yung gitna na to dahil may camera. Kaya ang diskarte dyan ganito. Iniitan nyo siya rito. Paikot dyan. Paliter you. Yan. Hanggang dito. Dahil dito, speaker camera yan eh. Kaya natin iniinitan para madaling baklasin yung kanyang LCD. Ayan. Ayan. Sa gilid lang naman yung dikit niyan, mga kabuting tingi. Okay? Ngayon, nainitan na natin. Eh mga kabuting tingi, nahatiin na natin, di ba? Ngayon, ito talaga, curb, tawag dito. Pangtanggal lang LCD ito eh. Kahit saan nyo isuot dyan. Ayan o. Ingat lang kayo pagka may basag. Baka matalsikan kayo sa mata. Ayan, paikot dyan. Ganyan o. Makikita nyo. Eh mga kaputing tinga. Tanggalin natin. Para maipakita ko lang sa inyo. Ayan na. Ayan. Ayan na. Tagal na natin. Okay. Tanggal na natin. Ayan na. Yan. Binaklas na natin ng kan kasi magpapalit naman na tayo ng LCD. Yan. Ito yung LCD natin. Yan. Ito yung papalitan natin. Ngayon, ito yung papalit natin. Yan. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Kita nyo? Y11. Vivo Y11. Change siya. Ayan o. Diba? Vivo Y11. Ito yung tinanggal natin. Ngayon, ito yung ipapalit natin. Pero bago tayo magpalit, itong gilid na yan, kailangan linisin natin. Yan. Kaya, simulan natin mga kabuting ting.
Eh mga kabuting-ting, ang gagawin nyo, pagka nabaklas nyo na yung LCD, linisin nyo yung gilid. Itong gilid na yan ay merong pinaka-kanal, pinaka-release. Pagka nalinis nyo yan, paikot, yan, pwede na nating ilapat yung LCD. Yan. Ito yung bago, malinis. Pero lagi kong binibilin dun sa mga video ko na kapag ka kayo ay nagkabit ng LCD, kailangan nyong lagyan ng thermal tape. Kabuting-ting, lagyan muna natin ng thermal tape. Sa mga video kong mga nauna, lagi kong ibinibilin na kailangan nilang lagyan ng thermal tape yung kanilang bagong LCD. Why? Wow, English yun ah. Kasi nga po, para hindi gumalaw. Yan. Kasi isang nagko-cause ng pagkasira ng LCD, yung nagagalaw to. Ito kasi, dikit lang yan mga kabuting-ting dun sa ating glass screen. Dikit dyan, dito. Kaya, lalagyan ko ng ganyan para hindi gumalaw. Ngayon, itry natin, pakikita ko sa inyo kung bakit effective yung ganyan. Yan, di ba? O, ikabit natin yung flex matik yung ating battery. Di ba? Okay, kabit natin. Ngayon, pagka naikabit na natin, itatry natin kung yung ating LCD na ipinalit eh good. 12 seconds later. Sapagkat itong si Cortaxel eh hinulugan tayo ng 4 gibs. Nagmamakaawa, umiiyak. Wala daw siyang magamit na cellphone. Kaya palibasa siya nagbi-video sa atin, hindi sige ka ako. 4 gibs. Yung presyo na ibinigay ko sa kanya, 4 gibs niyang babayaran. Ayan, no? Vivo. Hintayin lang natin kung yung lalabas yung ibang apps niya. Kasi, ayan, mga kabuting-ting, oh, nakita nyo? Full moon. May password siya. Ayan, mga kabuting-ting, oh, lumabas na yung palibasa yung nagbibideo sa atin yung may-ari nito. Ayan o. Okay na yung LCD. Pero hindi pa dyan. Ang isang ituturo ko sa inyo, ito. Kumuha kayo ng isang application at i-up and down nyo. Itaas nyo. Ayan. Para malaman yung good. Tapos left and right. Ayan. Kapag gumagalaw yung mga application, halimbawa ganyan, pwede na natin siyang i-fix, mga kabuting-ting. Ayan o. Okay na, di ba? Kaya i-fix na natin para maipakita ko sa inyo mamaya pag na-fix natin na good yung LCD natin. Ayan mga kabuting-ting, simulan nyo dito. Hanggang dito lang yung pagdidikit nyan. Kasi, ito, hanggang dyan, ay yung merong speaker. Kaya, ang paglalagay ng adhesive, hanggang dyan lang. Ayan. Paikot yan. Ngayon, pagka nadikitan nyo na lahat, may release yan mga kabuting-ting eh.
Pagka na dikitan nyo na lahat na ganyan. Yan. Isasalpak na natin yung kanyang LCD. Yan. Di baling sumobra mga kabuting-ting. Kasi wala namang bayad yung sobre. Diba? Malilinis natin yan kesa kulang. Pagkakulang baka singilin tayo nung nagpagawa. Yan. Ngayon, pagka naikutan nyo na yan, ilalapat na natin yung kanyang LCD. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano maglapat at maglinis nung ating LCD. Ayan. Eh mga kabuting-ting, ito yung LCD oh, na bago. Ikabit natin. Ngayon, ang paglalapat yan, baba nyo. Ayan o. Oh. I-fix nyo muna doon sa taas, pababa. Ayan. Para lumapat siya. Ayan. Kapag ka lumapat na, pwede nyo nang ikabit yung kanyang flex ribbon tsaka yung kanyang battery. Yan. Ngayon kahit hindi nyo i-fix muna, para lang pagka nilagyan natin ng clamp. Yan. Lagyan natin ng clamp para ma-fix natin yung kanyang LCD. Ayan mga kabuting tinga. Lagyan muna natin ng clamp. Igpit natin. Mamaya, kalahating oras, mga kabuting ting. Fix. Ayan, intay natin. Ayan. Yung igpit dito, katamtaman lang yung kasarapan eh. Para maantay natin yung kalahating oras. Kaya mga kabuting ting, kalahating oras, ikinabit natin yung LCD. Ngayon, baklasin natin para mabuo na natin yung ating ginawa na LCD. Ayan. Shoutout sa'yo, Cortaxel. Ayan. Siya po yung taga-video natin. Okay. Ngayon, pagka natanggal natin ito. Ayan. Sure ball naman na tayo na okay na eh. Linisin natin yung gilid. Ayan. Paikot. Yung mga excess, yung mga sobrang pinandikit natin, malinis para pagka nilagyan ng tempered glass, eh, maging okay. Unahin na natin yung kanyang cover dito sa board. Eh mga kabuting-ting, ikabit muna natin yung cover nung ating board. Bago natin ikabit yung kanyang fingerprint. Pagka na ikabit na natin yung mga tornilyo, pwede na nating ikabit yung kanyang fingerprint. I-check nyo lang mga kabuting-ting na kompleto yung lahat ng tornilyo. Yan. Para walang maging problema. Okay. Ayan, ikabit muna natin yung fingerprint para ma-lock natin mga kabuting-ting. Mararamdaman nyo naman yun eh. Lalagitik siya.
Ayun, narinig nyo? Yan. Okay. Tsaka nyo lagyan ng tornilyo. Yan. Kaya mga kaputing ting, itunin natin yung kanyang fingerprint, tapos i-check natin yung mga tornilyo dito sa board kung kumpleto na para walang maging problema. Ayan. Ayan mga kaputing ting, kumpleto na. Ngayon, i-fix natin. Ayan. Para maipakita ko sa inyo mamaya kapag kainon natin na okay na yung ating ginawang LCD ng Vivo Y11. Ayan. I-on natin mga kabuting-ting. Ayan mga kabuting-ting, oh. Okay na siya. Kaya magagamit na nung may-ari.